May mga guro talaga na sadyang mahilig magdala ng mga pagkain na kanyang ititinda sa eskwelahan. Ikaw, noong bata ka pa, naranasan mo rin ba ang ganitong bagay? Yung nagtitinda ang iyong guro sa oras ng klase para madagdagan ang kanyang kinikitang pera. Kung ganon, ay tunghayan mo ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Talagang matagal ng guro si Aling Lolita at masaya naman siya na nakakapagbigay siya ng kaalaman sa mga bata na kanyang tinuturuan. Sa haba ng mga panahon na kanyang pagtuturo ay hindi na mahalaga sa kanya ang pera. Ang tanging mahalaga na lamang sa babae ay ang makapagbigay ng kaalaman. Sa edad na 40 ay hindi na rin ito nagkaroon ng asawa at wala na siyang balak na magkaroon ng lalaki na makakasama sa buhay. Ma'am Lolita, wala po ba talaga sa isip niyo na magkaroon ng asawa? Paano na po yan sa inyong pagtanda? Wala po kayong mga anak na mag-aalaga sa inyo? Tanong ng dalagang guro na nagngangalang Maria. Alam mo, Ma'am Maria, wala na talaga sa isip ko ang magkaroon pa ng asawa. Kontento na ako sa aking buhay na marami ako natuturo ang mga bata. Itinuturing ko na rin anak ang aking mga nagiging estudyante. Nakangiting sagot ni Ma'am Lolita. Sa pribadong eskwelahan nagtuturo si Aling Lolita, kaya anak mayayaman ang kanyang mga tinuturuan. Isang araw, lumipas sa maghapon, ay natapos na ang babae sa kanyang mga ginagawa, kaya lumabas na siya ng eskwelahan para umuwi sa kanilang bahay. Ngunit habang siya ay naglalakad, ay bigla siyang nilapitan ng isang binata. Wala itong suot na tsinelas at ang damit ay madumi na maraming butas. Ma'am, pwede po bang makahingi ako ng kaunting pera? Ipambibili ko lang po ng tinapay dahil talagang kumakalam na po ang aking sikmura. Pagmamakaawa ng binatang pulubi, agad namang dumukot ng pera si Aling Lolita sa kanyang bulsa at binigyan nito ng 20 pesos ang namamalimos na binata. Sige, ito ang 20 pesos at bumili ka na ng pagkain para hindi ka na magutom. Nakangiting sagot ni Aling Lolita. Maraming salamat po talaga. Ang Diyos na po ang bahala na magbalik sa inyo ng kapalit. Sa wakas, ay makakakain na po ako ng dahil sa inyo. Naluluhang sabi ng binata. Talagang maraming mga kabataan ang nangihingi ng pera sa kanilang lugar. Talagang naaawa siya sa mga ito, ngunit hindi rin naman siya mayaman para palaging makapagbigay ng tulong. Isang araw habang nagtuturo si Aling Lolita, ay nagbigay siya ng isang mabuting sermon sa kanyang mga estudyante. Okay class, may sasabihin lang ako sa inyo. Sobrang swerte nyo talaga dahil may mga magulang kayo na nagpapaaral sa inyo. Maraming mga bata ang hindi nakakapag-aral nang dahil sa kahirapan. Kaya ang gusto ko sa inyong pag-uwi ay pasalamatan nyo ang inyong mga magulang at ito ang inyong takdang aralin. Paliwanag ni Aling Lolita. Sa pag-uwi ng mga bata ay nagpasalamat ang mga ito sa kanilang mga nanay at tatay. Sinabi ng mga ito na ito daw ang takdang aralin na ibinigay sa kanila ng guro na si Aling Lolita. Isang araw habang naglalakad pa uwi ng bahay ang guro ay tumigil muna siya sa isang kainan dahil nakaramdam siya ng gutom. Muli ay isang bata ang lumapit sa kanya upang manghingi ng tulong. Ale, pwede po bang makahingi ng kaunting pagkain? Kahit po ang inyong tira-tira, tanong ng bata. Ngunit hindi naman magagawa ni Aling Lolita na pakainin ng mga tira-tirang pagkain ng bata. Sige, Totoy, pero saglit lang ha. Ibibili na lang kita ng bago para makakain ka ng maayos. Nakangiting sagot ng babae. Saglit ay tumayo si Aling Lolita para ibili ng pagkain ng bata. Hindi nito namalayan na naiwan niya ang kanyang bag sa mesa, kaya binalikan niya ito para kumuha ng pera. Ngunit sa kanyang pagbalik ay wala na ang kanyang bag at wala na rin ang bata. Nanakawan pa ata ako. Tiyak ko na siya ang kumuha ng aking gamit. Kinakabang sabi ng guro sa kanyang sarili. Nang dahil doon ay agad lumapit si Aling Lolita sa tindera upang humingi ng tulong. Manang, napansin niyo po ba kung sino ang kumuha ng aking mga gamit? Nawawala po kasi ang aking bag. Nagmamadaling sabi ng babae.
Mabuti na lamang at meron pala doong CCTV camera at nakita nila dito kung sino ang nagnakaw. Tama nga si Aling Lolita na ang bata na nanghihingi sa kanya ng pagkain ang kumuha ng kanyang gamit. Talagang nalungkot ang babae sa mga sandaling ito. Alam niya sa kanyang sarili na nagawa lamang ito ng bata para mabuhay ito sa pang-araw-araw. Gumagawa ng masamang bagay para lamang maisalba ang kanyang sarili sa gutom. Bigla namang nagsalita ang matanda dahil alam nito kung saan nakatira ang bata. Naku ma'am, kilala ko po ang batang yan at alam ko po kung saan siya nakatira. Gusto niyo po bang samahan ko kayo? Tanong ng tindera. Nang dahil doon ay nagpasama si Aling Lolita dahil maraming mahalagang bagay ang nakalagay sa loob ng kanyang bag. Sige po, samahan niyo po ako. At ngayon pa lang ay pasensya na po sa abala. Mahinahong sagot ni Aling Lolita. Agad nilang pinuntahan ang bahay ng bata upang mabawi ang mga ninakaw nito. Nanlaki na lamang ang mga mata ni Aling Lolita nang makita ang sitwasyon ng buhay ng bata. Pinapakain nito ang kanyang mga nakababatang kapatid at higit sa lahat ay inaalagaan nito ang kanyang nanay na may sakit. Hoy Totoy, ibalik mo kay ma'am ang mga kinuha mong gamit. Hindi tama kumuha ka ng hindi sayo. Gusto mo bang isumbong kita sa barangay? Galit na sabi ng tindera. Maawa po kayo sa akin. Nagawa ko lang naman po ang bagay na to para mapakain ang aking mga kapatid. Bumili rin po ako ng gamot para gumaling po ang aking nanay. Hindi ko na po talaga alam ang aking gagawin. Kaya pumasok po sa aking isipan ang magnakaw sa iba. Umiiyak na sagot ng bata. Pero Totoy, sasabihin ko lang sa'yo na hindi magandang solusyon ang ginawa mo. Pwede ka namang manghingi na lamang ng pera sa mga tao para makabili ka ng pagkain at gamot. Paliwanag ni Aling Lolita. Ma'am, tatawag na po ba ako ng barangay? Dapat pong maturuan ng leksyon ang mga taong katulad nila. Tanong ng tindera. Hindi na kailangan. Batang-bata pa siya at hindi niya naman talaga intensyon ang magnakaw. Nagawa niya lang naman din ito nang dahil sa pagmamahal sa kanyang pamilya. Sagot ng guro. Pinatawad ni Aling Lolita ang bata dahil naibalik naman sa kanya ang kanyang mahalagang mga kagamitan. Ngunit nabawasan na ng malaking halaga ang kanyang pera. Sige, tara na po at umalis na tayo. Pasensya na po talaga kayo dahil naabala ko po kayo sa inyong pagtitinda. Mahinahong sabi ng babae. Ngunit bago umalis si Aling Lolita ay binigyan pa niya ng pera ang bata para makabili ito ng pagkain kinabukasan. Ilang minuto lamang ang lumipas ay nakauwi ng babae sa kanyang munting bahay. Hindi pa rin mawala sa kanyang isipan ang nangyari kanina. Naiisip ni Aling Lolita kung paano mababawasan ang ganitong mga pangyayari sa kanilang lugar. Naisip nito na magtinda ng pagkain sa kanyang mga estudyante dahil may mga kaya naman ito sa kanilang mga buhay. Sige, bukas na bukas din ay magtitinda ako ng yema at ang aking kikitaing pera ay itutulong ko sa iba. Masayang sabi ni Aling Lolita sa kanyang sarili. Maagang maaga pa lamang ay agad lumabas ng bahay ang babae upang bumili sa palengke. Pagka-uwi niya sa kanyang bahay ay agad siyang nagluto ng yema. Lumipas ang ilang oras ay nakapunta na siya sa eskwelahan at habang siya ay nagtuturo ay kinausap niya ang kanyang mga estudyante. Mga bata, bumili na kayo sa akin ng yema. Ang bawat yema na inyong bibilhin ay malaking tulong para sa aking gagawin. Nakangiting sabi ni Aling Lolita. Nang dahil doon ay lumapit ang mga bata sa kanya at nang matikman ng mga ito ang kanyang ginawa ay talagang namangha sila. Talagang kitang-kita ng babae na sarap na sarap ang mga ito sa kanilang kinakain. Lumipas ang isang linggo ay patuloy itong ginagawa ni Aling Lolita, kaya naging maganda naman ang kanyang kinikita. Ang ibang mga estudyante ay bumibili pa sa kanya ng maramihan para ipasalubong sa kanilang mga magulang. Ginagawa ito ni Aling Lolita para matulungan ang mga bata na hindi nakakapag-aral. Gusto niyang bumili ng mga papel at lapis para tuwing Sabado at Linggo ay magtuturo naman siya sa kalsada. Lumipas pa ang isang linggo ay patuloy itong ginagawa ng babae, kaya nakabili na siya
ng mga kagamitan na gagamitin niya sa kanyang pinaplano. Ang araw na ito ay araw ng Sabado, kaya kumuha siya ng mga bata sa lansangan at isa-isa niya itong inalok kung gusto ba nilang mag-aral. Nakakuha si Aling Lolita ng 20 bata at binigyan niya ang mga ito ng mga lapis at papel. Kasama na dito ang bata na nagnakaw ng kanyang gamit noong mga nakaraang linggo. Ako nga pala si Aling Lolita at ako ay isang guro. Tuwing Sabado at Linggo ay palagi ko kayong tuturuan kung paano magbasa at magsulat. Bibigyan ko rin kayo ng pagkain. Gusto niyo ba yun? Nakangiting tanong ni Aling Lolita. Namangha naman ang mga bata nang dahil sa kanyang sinabi. Mararanasan na nila kung ano ang nararanasan ng ibang mga bata na pumapasok sa eskwelahan. Siyempre naman po, Aling Lolita. Pangarap po talaga namin na matutong magbasa at sumulat. Masayang sabi ng isang bata. Isa-isang nagpakilala ang mga bata sa kanya at ang bata naman na dati siyang ninakawan ay nakayokong sinabi ang kanyang pangalan. Ako nga po pala si Onyok at patawarin niyo po ako sa aking nagawa, nahihiyang sabi ng bata. Walang problema, Onyok, pero sana ay huwag mo na itong uulitin. Kaya nandito ako ngayon para turuan din kayo ng magandang asal, nakangiting sagot ni Aling Lolita. Talagang Linggo-Linggo ay pinupuntahan niya ang mga bata, lalo pa itong dumarami sa paglipas ng panahon. Patuloy pa rin si Aling Lolita sa pagtitinda ng yema sa kanyang klase upang maipagpatuloy ang kanyang magandang hangarin. Ngunit isang araw ay may isang magulang ang nagreklamo sa kanya. Palagi daw kasing may uwing yema ang kanyang anak at nalaman nito na nagtitinda ang guro sa kanyang klase. Ma'am Lolita, bawal po ang magtinda dito sa ating eskwelahan dahil baka po malugi ang ating kantina. Pribado ang eskwelahan na ito at may nagrereklamo na isang magulang nang dahil sa ginagawa nyo. Pakiusap lang, huwag mo na itong gawin dahil kung hindi ay baka matanggal po kayo sa trabaho, paliwanag ng principal. Pasensya na po talaga kayo, ma'am. Talagang kailangan ko lang po ng ekstrang pera. May mga tinutulungan po kasi akong mga tao, paliwanag ni Aling Lolita. Pero sa mga sumunod na araw ay nagtinda pa rin ang babae sa kanyang klase. Baka kasi matigil siya sa kanyang pagtuturo sa mga batang lansangan kung hindi na siya kumita ng pera sa kanyang mga panindang yema. Muli ay nalaman ito ng prinsipal, kaya tinanggal siya nito sa kanyang trabaho. Talagang sobrang lungkot ni Aling Lolita, pero mas pumasok sa kanyang isipan na talagang kailangan matuto ng mga batang lansangan. Ipinagpatuloy niya ang pagiging isang guro kahit natanggal na siya sa kanyang trabaho. Sa kalsada na lamang siya nagtitinda ng yema habang kasakasama niya ang mga batang lansangan. Ma'am Lolita, nabalitaan ko po na natanggal po kayo sa inyong trabaho nang dahil sa pagtulong niyo sa amin. Humihingi po ako ng patawad, nakayokong sabi ni Onyok. Walang problema, Onyok. Dito ako nagiging masaya at hindi na naman mahalaga sa akin ang pera dahil nag-iisa na lamang naman ako sa aking buhay, nakangiting sagot ng babae. Lumipas ang isang taon ay magaling ng sumulat at magbasa ang mga bata na kanyang tinuturuan. Kaya sinabihan niya ang mga ito na tapos na sila sa kanilang pag-aaral at kung pwede ay mag-imbita sila ng mga bata na kanyang mga bagong tuturuan. Ma'am Lolita, maraming salamat po sa inyo. Marami po talaga kaming natutunan, naluluhang sabi ni Onyok. Nang dahil doon ay niyakap ito ni Aling Lolita bago magpaalam ang bata. Walang anuman, Onyok. Sana ay magamit mo sa maganda ang iyong mga natutunan sa akin. Maraming salamat din sa iyo, nakangiting sagot ng babae. Lumipas ang 20 taon ay nagpatuloy pa rin si Aling Lolita sa kanyang kabayanihan. Hindi na ito naging mayaman dahil siya rin ang gumagastos sa lahat ng mga pangangailangan ng kanyang mga nagiging estudyante. Mga bata, pasensya na ha, dahil wala tayong kakainin ngayon. Kailangan ko kasing magtipid para sa mga susunod na araw, sabi ng babae sa kanyang mga estudyante. Wala pong problema. Alam naman po namin na ginagawa niyo ang lahat para lamang po maturuan kami ng walang bayad, sagot ng isang batang babae.
Talagang malungkot ang matanda na si Aling Lolita dahil hindi na kumakasya ang kanyang pera para maturuan ang mga bata. Hindi niya kasi mapigilan ang pagdami ng mga ito, ngunit nagiging masaya naman siya dahil marami ang mga bata na gustong matuto. Ano na kaya ang gagawin ko? Talagang nauubusan na ako ng pera. Malungkot na sabi ng matanda sa kanyang sarili. Nang dahil doon ay dumaloy ang mga luha sa mata ni Aling Lolita nang bigla siyang lapitan ng isang mayamang lalaki. Bakit po kayo umiiyak? May problema po ba kayo? Tanong ng mayamang lalaki. Sa totoo lang ay kailangan ko ng pera. Nagtuturo kasi ako ng libre sa mga batang lansangan. Pero teka lang, sino ka ba at ano ba ang pangalan mo? Nagtatakang tanong ng matanda. Hindi ko naman po kayo masisisi kung hindi nyo na ako kilala. Matagal na panahon na rin naman po kasi talaga ang lumipas nang turuan nyo ako kung paano sumulat at magbasa. Ako po ito si Onyok, ang dating bata na ninakawan kayo. Natatawang sagot ng mayamang lalaki. Hindi talaga makapaniwala si Aling Lolita dahil mayaman na ito. Sinabi ng binata na hindi ito mangyayari sa kanyang buhay kung hindi dahil sa kanya. Isa na po akong matagumpay na negosyante at pumunta lang po talaga ako dito para bigyan kayo ng tulong. Nakangiting sabi ni Onyok. Isinama ng binata si Aling Lolita sa isang bagong gusali na kanyang ipinagawa. Simula daw ngayon ay doon na magtuturo ang matanda at si Onyok na daw ang bahala sa lahat ng gastusin. Isinama rin ng binata si Aling Lolita sa kanyang bahay na ipinagawa. Simula daw ngayon ay doon na siya titira. Maraming salamat sa iyo at malaking tulong talaga ito para sa aking pagtuturo. Umiiyak na sabi ni Aling Lolita. Walang anuman po, dahil kayo rin naman ang dahilan kung bakit ako yumaman. Nakangiting sagot ng binata. Simula noon ay palagi siyang binibisita ni Onyok para bigyan ng tulong. Itinuring din siya nito na parang sariling ina. Hindi pinapabayaan sa kahit anong oras at isinasama sa pamamasyal kasama ang pamilya ng binata. Maraming tao talaga ang nakakagawa ng masama nang dahil sa kahirapan. Nagnanakaw sa ibang tao para lamang makakain sa pang-araw-araw. Ngunit ang tanong, bago ka manghusga, ay may nagawa ka ba para tulungan sila? Hindi lahat ng tao ay pare-pareho. Maaaring madali sa iyong gawin ang isang bagay, ngunit sa iba ay hindi nila ito kaya. Ipakita at iparamdam mo ang kabutihan sa iyong kapwa dahil maaari na ito ang magpabago sa kanila. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo ito. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.